Hello guys, good afternoon. Isang magandang hapon sa ating lahat. Meron na naman akong gagawin guys. Ayan. Yay. Isang light source. Stores. Light source. Daylight C. Ang model niya. So, ang problema niya guys. Pumuputok yung fuse. So, 2 times na akong nag-replace ng fuse. Pero putok pa rin ang samputok. Ito, binuksan ko na siya. Tinanggal ko na yung load. So, dito yung pumuputok na fuse lagi. So, yan. So, ito yung laging pumuputok na fuse. Dalawa. Dalawa lagi. Hindi lang isa. Dalawa. So, tinanggal ko na siya. So, titignan natin kung anong magagawa natin. So, tinanggal ko na yung board. Tinanggal ko na yung lamp. So, tinanggal ko na yung lamp. Tinesting ko siya ng walang lamp. Pero pumutok pa rin yung fuse. So, ngayon, ang nakikita ko baka may problema yung board, yung controller niya. Ito na yung controller niya, guys. Ito yung controller niya. Ito lang yung controller niya, nakalit lang. Isang board lang. Ito. So, lipat ko lang to. So, ito lang yung controller niya, guys. So, ang ginawa ko nung una, kaya na putukan ako ng dalawang bases, tinesting ko muna siya ng, kasi nung dinala dito ng user, sabi na walang power. Tapos ngayon, nakita ko pumutok yung fuse. Tinester ko naman yung input. So, wala naman siya sorted. Kaya, sabi ko, baka nag-overload lang. O, nag-high ampere lang. So, kinabitan ko ng fuse ulit. Pumutok pa rin siya guys. So ang pumutok pa rin yung fuse niya, 8 ampere yung fuse niya, dalawa. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung lamp, yung load ng lamp. So tinesting ko siya ulit. Pumutok pa rin yung dalawang fuse. So tinanggal ko na yung board. So ngayon guys, tinesting ko siya. Tinesting ko siya ng walang load. So ang naiwan lang dito is yung noise filter lang. So, itong noise filter na nandito. So, wala siyang load. Kundi yung noise filter lang. Baka ako may problema din yung noise filter niya. Pero okay naman guys. Meron naman siyang output. 220 naman yung out niya. So, tinanggal ko tong load na to. Ito yung load niya eh. Yung board. So, ang nakita ko may problema dito. Mayroon kang leak component. Kaya binuksan itong ito nga pala guys, napakahirap buksan kaya binuksan ko na sa nung una kasi napakatagal magbukas. Inabot ako siguro ng mga 30 minutes yung pag-open lang nito, pagtanggal lang nitong board. Kasi napakahirap guys, pag first time ko rin mag-open ng ito kaya medyo natagalan. Kaya yun guys, tinanggal ko na yung board niya. So, nakikita ko rito, nung tinitester ko rito sa pinaka main line. So, nung tinitester ko dito guys sa input niya ng resistance. So, meron siyang 0.57 mega ohms. So, nasa 9K yan. O 900K. So, 0.9 mega ohms. Dapat dito kasi wala kang resistance dyan. Dapat talaga. Kasi, ang ginawa ko guys, so, ayun. Inangat ko na yung mga kapasitor kasi baka may leak sa mga kapasitor. So, dalawang kapasitor na naka-across sa line. Line 1, line 2. Tinanggal ko na siya. So, meron pa rin siyang resistance. Nakatanggal na yung dalawang kapasitor. So, meaning, yung isa sa mga hinala ko dito guys, yung diode, yung rectifier diode.
sungai guys, datang ke lingkungan yang rectifier-nya. Nang kasi hindi mo yan masusukat din pag naka nasusukat mo rin naman pag naka in circuit siya, pero mas maganda pag magsukat ka ng mag-check ka ng mga component. Kasi na-check mo lang yan pag shorted. Pag shorted yung rectifier mo, yun makikita mo talaga shorted na. Pero pag mga leak kasi hindi mo makikita yan guys sa naka in circuit. Kaya ang maganda sa pag nag-check ka ng component, naka-remove siya sa circuit. Kasi hindi ka makakuha ng magandang reading sa tamang reading sa naka-circuit. Kasi wala na akong ibang suspected component kung itong rectifier, kasi inangat ko na yung capacitor at saka capacitor lang naman ang naka-across dito sa ano, ayun, naka-across dito sa line 1, line 2 ng power. So, pero meron pa rin siyang resistance. So, dito na tayo mag-focus sa rectifier. Ayun, tanggal ko na yung rectifier guys. Ito yung rectifier niya. So, D5XB 60. So, yung D5XD 60, D5, D25 60. So, meaning niyan guys, 25 ampere, 600 volts. So, ititesting natin ng wala sa circuit. At saka ito guys, hindi mo rin siya makikita sa dito sa diode test. Dito mo makikita sa resistance test yan. So, unang sukatin mo guys yung line 1 tsaka line 2. Yung dalawang na sa gitna. Kasi dito yung papasok yung AC mo eh. So, dapat yan walang resistance. Yun. Tinanggal ko na. So, wala sang resistance sa 1 and 3. Wala sang resistance dito. So, yun sa diode test niya. Reverse forward. Reverse forward. So, okay siya. Okay siya. Okay naman siya. So, okay naman yung diode niya. So, ngayon, susukatin natin itong dito. Bakit meron pa rin siyang resistance? Isang meter dito sa isang meter ko, yung meter kong isa angalin ako dyan. Sir Roy, how are you? Fine, do you want TV that one? Yes, yeah, this one, Kunka? Kunka, ayo, yeah, what cafe barama? Ayo, malo Alas? Ayo, mapi check, badin okay, mishke, but I inform you, no problem. Okay. Inshallah, Friday, Saturday, mapi busy, I will check, ha? Okay, I am Saturday off. No problem. I am Sunday duty. No problem. You check, huh? Okay. Thank you all.
So ayan guys, ito kasi sa tester ko, itong isang tester kong gamit ko talaga, ito yung sa akin talagang ginagamit ko, puro wasak-wasak na yung ano, dito ako bilib eh. Pero yung sa isa na yun, yung bagong tester na to, hindi naman to bago, so sa kasama ko to, hindi ko kasi alam kung ano yung ano niya eh. Ano, kasama ko tong siya gumagamit, pero ito talaga yung sa akin, yung 77. So ngayon guys, iko-compare ko siya kung paano mag-check ng leak na rectifier. So saan, para dito ako sa para sila nakamiga ohms. So ito yung meter ko. So susukatin ko yung line 1, line 2 na ditong pin number 2 at pin number 3. Ito kasi yung easy line. So dito sa isang tester ko guys, ito sa sarili, itong tester na gamit ko. Yung subok ko na to. 17 years ko na itong ginagamit guys. Kaya alam ko yung accuracy ng tester ko. So dito sa tester na to guys, yung line 1, line 2 niya, meron siyang leak. Meron siyang leak dyan. Ayun. So, pag chinik mo dyan, guys, means meron siyang parang kapasitor na tumatakbo. Reading. Mega ohms. Mega ohms yung, ano dyan, guys, yung reading niya. Mega ohms yung reading siya, guys, sa line 1, line 2. Meron siyang reading na mega ohms na resistance. So dapat yan guys, wala, as in zero. Pero dito sa meter, nare-reading siya ng meron siyang resistance. Kaya alam ko na ito yung may problema. May leak na siya guys. Hindi siya shorted, pero meron na siyang leakage. So ngayon guys, papalitan ko lang siya ng kasi pag sinukat ko na sa dito, ano na rin, mega ohms, mig siya, mig, kasi meron ditong sa kapasitor yung masusukat niya guys eh. Pero pag inangat ko yung kapasitor na yan, wala siyang marirating. Kaya nakakabit ko yung isa. Kaya na, tanggalin ko muna yung isang connector. Dapat yan, zero reading yan. Sa resistance. So, inangat ko na yung ano niya, kapasitor. Yung dalawang kapasitor inangat ko. Ay, tatlo. Ito kasi yung naka-across eh. Sa line, inangat ko yung tatlo. So, wala ka nang marireading dyan. Dapat wala. Itong diode na to, meron na siyang leak. So, may leakage na siya, kaya pumuputok yung fuse. So, meron siyang reading kahit naka-out circuit, nakawala siya sa circuit, meron siyang reading dito sa dalawang to. Dito guys, pag nagtitest ka ng resistance dito sa linya na to, sa dalawang paa na to, dapat wala kang masusukat sa diode. So ngayon guys, meron akong nakuha dito pampalit nito. So ayun, kinuha ko lang din sa isang machine. So medyo mababa nga siya, pero pwede na to. So ang pinakaiba ng part na meron nila is magkaiba sila ng part number, pero parehas lang naman ng use. So ayan guys, ito yung original D25XB-60. Ito namang papalit ko KBG25. So pwede ko itong ipalit dito, kasi pag sinukat ko yan, as in wala talaga siyang masusukat. As in zero. As in zero, kahit baliktari mo yan, no? Wala talaga siya. As in zero. So
Okay. So ayun. Papalitan ko siya. So magkaiba lang sila ng part number pero magkaparasambol tayo, guys. At saka bago kayo magpalit, guys, iko meron ka muna ng reference. Kumbaga, ito. Kukunin mo tong part number na to. Ginawa ko yung data sheet niya. So 25, ito yung D25 XB 60. So ito yung 600 volt 25 ampere. So ito naman yung isa. Ipapalit ko. So KBG 25A. So nakalagay din naman dito. Nakalagay naman dyan 25 ampere bridge rectifier. Pero yung voltage na, guys, pag nagtinin naman yung voltahe niya, yung KBJ 25J, ito kasi 25J. Ayan, 25J. KBJ 25J. Ayan. Nasa 600 volts siya. This yung working reverse voltage is 600 volts. RMS. Ito rin, guys, parehas. Reverse voltage, ang voltage niya, yung voltage niya is 600. Yung BRMS niya, 600. So yung current ano niya, guys, yung current niyang ano niya same lang din, 25 ampere. So kaya na ko-confirm ko na pwede ko siyang gamitin kahit magkaiba sila ng part number pero parehas lang siya ng voltage. 25 ampere, 600 volts. Ito namang isa, 25 ampere, 600 volts. So para sa bridge, para sa bridge rectifier, so kaya pwede ko siyang ipalit. Subukan ko na siyang ipalit. Yung bakit? Saan CR? Ha? Saan CR? Constraint niya. Sira yun eh. Sira. Oo. Pinakapalitan ko sa maintenance yun eh. Nag-delete na yun eh. Sarado mo na lang muna yung ano. Yung pinaka ano niya. Yung lock niya. Ay yung close ng tubig. Patay mo na nalaglag kasi yan kaya nabahas na leak yung ano niya. Patay mo na lang muna yung ano nun. Yung bulb niya. So, ayun na, guys. Napalitan ko na siya. So, ayun. Pinalitan ko na siya. Yun yung luma. So, napalitan ko na siya. So, pwede na nating testing ulit kung puputok ba ang fuse. Tsaka din natin kung meron ba. Ah, meron talaga yan kasi capacitor yan eh. Pero dapat pagsisiro siya. So, gayto dapat, guys, yung resistance mo ng ano.
DC. Magmimiga-ohm siya, magsisiro. Kasi binabasa niya yung reading ng kapasitor. Kapasitor na naka-across. Meron kasi itong tatlong kapasitor na naka-across. Ito, itong tatlong kapasitor na to. Pero pag tinanggal ko yung kapasitor, zero yan dapat. Okay. 13. Okay. So, yung diode niya. Okay. So, yun guys. Napalitan ko na. Pwede ko na siyang i-testing. So, i-testing na natin siya. Saan galing? Ah, dun sa isang... So, ito na pala guys. Actually guys, itong light source na to, hindi na namin to ginagamit. Pero sayang kasi pag i-discard na lang. Kasi ayaw na nang gamitin ng mga user dahil ang gamit nila ngayon doon ay LED na. Ito kasi guys, hindi pa siya LED. Ito kasi guys, hindi pa siya LED. Ayun oh. Siya siyang xenon lang pa siya. Ayun yung ano niya. Hindi pa to siya LED. Xenon lamp. So pag mga xenon lamp kasi guys, mainit. Nagiinit yung camera. So, pag hindi siya... Sa mga ngayon kasi guys, mga bagong endoscope tower o laparoscopy tower. So, patayin mo muna yun, say. Light source. Pati yung alam niya, parang ano na rin. Papalitan natin sa, maintenance. So, pag sa sinon lamp kasi guys, mainit yung light source. So, pag nag-iinit yung light source, naapektuhan yung camera. Mainit din yung camera, nagkakaroon ng flicker yung display. Kaya ayaw ng mga doktor. So, sa mga lumang camera unit, pwede yung mga xenon lamp na mga xenon na to na light source, pwede siya kasi nga naka-design din naman yun sa mga light source na ay camera unit na pwede sa mga gaytong xenon lamp, kayang itolerate yung init. Pero sa ngayon kasi guys, puro LED na ang gamit namin ng mga light source, tapos yung unit namin yung striker. So, pag gumamit kami ng mga light source ng xenon lamp, xenon ang ilaw, nagkaroon siya ng interference yung nagkukurap-kurap yung ilaw. Ano, nagpi-flicker yung screen. Yeah. Kaya, ayon ng doktor, pag nagpi-flicker na yung screen, tapos hinawakan mo yung camera head ng camera, mainit, yun yung epekto sa mainit na light source. Kaya nung pag pinapalitan namin ng LED na ano, okay siya. So, ito na lang siguro sa mga gagamitin lang namin doon sa mga, itong mga to sa mga general surgery. Sa mga general surgery, pwede pa itong mga ganito eh. Mga ganitong light source. Pero sa mga critical, yung mga sa mga specialty ng mga ortho, kaya yung ENT, o kaya yung sa ophthalmic, hindi pwede itong gamitin na sa mga ganito.
Pero sa general surgery, pwede pa to, guys. So, ayun, itesting muna natin nang walang guys. Supply. Ito. So, mangyari nito is pag ano, yun. Ito yung ating pagtad pala. Pagtad. Ganun pala. Napaka-compact kasi ang pagkagawa nitong light source ito. So, compact masyado. Asan na yung aking load? Lagay ko muna yung power. Connect ko muna yung power output niya, power supply kasi. So, connected ba siya? So, okay na. Connected. Tapos so ito naman napakasiksik. Napakasiksik.
natin. Ayan guys, nakabit ko na yung board. So, nakabit ko na yung board. Ayan. So, sinistring ko muna yung line kung may shorted. Meron siyang 180k. Pag ino-on ko siya, walang pagbabago kasi ang nasusukat niya is yung noise filter. So okay lang yan, 180k. So ngayon double check, hindi ko muna kinabit yung load. Oh shit. So, hindi ko muna siya ikakabit yung load. So, balik ko muna yung filter. May filter kasi to. Naglag yung filter. Tapos yung cup. Yan. So, hindi ko muna ikakabit yan. Power on ko muna siya. Kung may power siya. Kung hindi basta pumuputok yung fuse. Bismillah. So, ayan, lag ko na. So, wala pa siyang load guys, hindi ko na yung lamp, hindi ko nilagay yung lamp. Titingnan ko na kung magpa-power na yung board niya. Ayan o, guys, meron na siyang power. Kulay green na siya. So may ano na siya, power. Dati kasi guys, wala yan. Pag on mo pa lang, putok na eh. Wala nang power eh. So ngayon, meron na siyang power. So wala akong load na lamp. Kasi kailangan kong isarado yan kasi nandito yung switch ng lamp para makita ko kung para mag-on yung lamp. Bago mag-on mo yung power niya, kailangan nakapindot to. So dito pa lang sa primary, meron na akong power. So medyo nakikita ko na yung positive result. So, isasarado ko muna siya guys para maano ko siya. Ma-power on ko talaga na may load na ilaw. Ayun guys, ito na, sinarado ko na. So, sinarado ko na siya guys kasi hindi ko siya mahinis na magpa-power pag mag-on ng lamp pag hindi mo nakasarado yung top cover kasi nandito yung switch. So kung pag binuksan mo ito. So andito kasi yung pinaka-switch niya guys. Itutulak niyan dito. So itutulak niyan dito yung itong switch na to. So kailangan natin isarado bago natin ipapaandarin. Papower natin. So, titingnan natin kung mag-aano na siya. Iilaw na ba siya, guys? So, kailangan natin i-lock yan para mag-switch yung pinaka ano niya, safety switch para doon sa lamp yun guys, yung safety switch na yan. So pwede natin i-testing, power on na natin. So hindi ko pa kinabit yung cover dito sa may harap.
yung pinaka holder niya dito. So ginanin ko muna kasi baka may hindi pa gagana, bubuksan pa natin ulit. So ayun guys. So power on ko na. Lagyan ko na sana ng plug power. So testing natin. Bismillah. So ayun. Power on natin. Ayun. So ayun guys. So may power na siya. May ilaw na rin yung, so tahimik pa guys yung ano niya, yung lamp niya. So kakabitan ko siya ng light source para malaman natin. So ayan. So itong light source na to is sira na to guys. So hanap tayo ng ibang light source. Meron akong isang light source. So ito ay malabo na tong light source na to. So ito, try natin tong isang light source na to. So ayan guys, so maliwanag pa yung ilaw. So sayang naman kung itatapon pa natin to. So actually guys, gagamitin pa rin nila to, pero sa mga general surgery na lang siguro to gagamitin. So ayan, maliwanag pa siya guys, no? Gagana na siya. So gumana na siya. Ayan lang sira niya, Jerry. Shout out sa Bayuman. Rectifier lang yung sira, oh. Ito lang yung sira niya. Wala, nagbibidyo lang. So ayan guys. So gumana na siya. So yung keypad niya nag-up and down. So you know, 80% gumagana siya. So hindi naman sa magaanong, hindi naman sa mainit eh. Pag tumatagal lang siguro 'to umiinit. Siguro nga siguro after 3 hours na surgery baka umiinit na. So ayun guys, oh. Napagana pa siya natin ulit. So ito lang yung sira niya. So yun. Ayan. Ito lang yung sira. So yun nga, pinalit ko lang sa kanya yung wala man kung hindi na ako bumili ng ganitong ano. So meron naman akong mga kinakahoy na kinakahoyan ng mga parts. So yun ko lang sa kinuha. Basta pares lang sila ng boltahe guys, at saka yung kasi merong klaseng bridge type na hindi naman siya pupwede dito dahil mababa yung voltage at saka yung amperahe. So ito, pareha sila ng voltage, pareha sila ng ampere. Magkaiba lang sila ng part number, kaya pwede pa rin siya. So basta kailangan nyo lang. So kailangan lang nating ma-verify. Kukunin mo yung data sheet ng ito at saka yung pampalit mo kung pupwede ba. So yun lang yun guys. Basta parehas ang boltahe at saka parehas din ang amperahe, ampere. Pwede mong ipapalit. Ayun oh, gumana na siya. So ikaw lang kung gagamitin pa nila to, pero pwede pa naman lang gamitin to. So gumagana pa naman yung keypad niya. So magandang klase pa to guys eh, yung light source na to. Okay pa sana to, kailang sa ngayon kasi LED na ginagamit namin. So yung mga doktor ayaw na rin gumamit ng mga ganitong light source, kaya bira nang ginagamit. So, pero maganda pa siya guys, maganda pa siyang klase. Sayang itapon, kaya pinagtsagaan ko muna ng repair. Ayun lang guys, na-repair natin tong isang makina na to light. So sana hanggang dito na lang muna tayo. Sana magustuhan niyo yung aking unting video. So ayan guys, oh. Magana na siya, oh.
So, pag nilagay mo sa camera yan, maliwanag na yan. So, yun yung ano niya, light stores, car stores, endoscope, D-Light C, ang model niya. So, ayan, gumana na siya ulit. Ganun lang guys, pag may problema ganun na pumuputok ang fuse, so alam na. Pag okay yung ano niya, so ang unang gawin nyo guys, i-remove muna nyo yung load, kasi nakasiparit naman ang load niyan. So tanggalin mo yung load, paandarin mo muna yung isaksak mo siya na meron siyang check mo yung ano niya, yung noise filter, kasi minsan may nagsushort din doon, mayroon din nag-leak doon sa noise filter, kaya cause din ng pagpuputok yun. Pero ito, tinanggal ko na yung load, noise filter lang sinaksak ko, so okay siya, hindi siya pumuputok, kaya alam ko, dito tayo sa load mag-concentrate, kaya ito yung nakikita natin sira. Leak lang siya guys, leak lang ang problema niya, hindi siya shorted, kaya mahirap din hanapin. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang muna tayo sa aking video, sana magugustuhan niyo yung aking munting video. Bye-bye!